buwan ng Pebrero noong nakaraang taon lamang, isang grass fire ang nangyari sa bulubunduking bahagi ng Dupax del Sur, Nueva Vizcaya. Bilang isang environmental officer, roronda po lamang sana noon si Ginoong Florencio Sebe. Pero bumulaga sa kanya ang nangangalit na apoy. Nung pumunta yung mga kuwan ko, biyanan ko doon eh, malaking sunog na raw at nakabulagta na raw si Mr. Sa pangyayaring ito, hindi man lamang natulungan si Mang Florencio na pulahin ang sunog dahil ang mga bumbero sa kanilang lugar ay walang aparato. Kahit na dumating na yung bumbero kasi malayo nga ma'am, namatay na talaga siya. Maaring buhay pa nga daw ang asawa ni Aling Andrea kung meron nga lamang daw sanang fire truck na rumisponde. Mabigyan po kayo kami ng ano dito sa Dupac Sur para po pag may mangyaring ganun ulit ma'am, baka sakaling ma-save yung mga ano, tao namin. Taong 2012 naman, nang masunog ang isang classroom sa Governor Alfonso Castañeda Elementary School sa bayan pa rin po ng Dupac del Sur. Ano na lang namin na may sunog sa gases, ganon. Eh, di tapos nagtakbuhan na kami ma'am dito, nakita na namin na talaga na nasusunog na. Ang una kasi doon sa room ng grade 3, doon nagsimula yung sunog sa bubong. Tatlong classrooms ang naabo, kahit na katabi lamang ng munisipyo ang kanilang paaralan. Sana po magkaroon ng fire truck, ng Dupac sariling dito sa Dupac del Sur, na sana para magkaroon ng safety net ng mga bata. Ayon pa sa mayor ng Dupac del Sur, Nueva Vizcaya, 1960s pa lamang e talagang wala ng fire truck ang kanilang lugar. Kailangan po sa akin namin kasi pag may nagkasunog, wala po kaming may ibang mahihiraman o kaya magre-rescue sa amin. Manggagaling pa ng Bambang, which is 12 kilometers, tsaka Aritaw, which is mga 9 to 10 kilometers. Ganito rin ang sitwasyon sa katabing bayan na Dupac del Norte. 4 buwan pa lamang ang nakakaraan nang masunog po naman ang bahay nila Aling Lovely. Nagluto daw po doon ng pagkain. Umakyat po eh, napabayaan po yata. At dahil nga sa wala din pong truck ng bumbero ang kanilang lugar, naging abo ang kanilang bahay. Dahil sa kakulangan ng bumbero rito, ganun sa fire trucks, kaya kung meron lang po siguro, baka naapula yung sunog, bak may bahay pa kami. Ang Dupac del Sur at Dupac del Norte sa Nueva Vizcaya ay ilan po lamang sa mga bayan sa Pilipinas na nasa listahan ng Bureau of Fire Protection na wala pang mga truck ng bumbero. Ang ating pong bansa ay merong 1,489 na mga bayan. Ideally, dapat po ang lahat ng bayan na ito ay meron pong sariling mga truck ng bumbero. Kasi nga naman kapag kayo po ay nagkaroon ng sunog sa isang bayan at wala kang sariling fire truck, aba baka po bago dumating yung pinakamalapit na responde ng fire truck sa iyong bayan, ubos na ang buong bayan. Batayan kasi kung masasabing sapat, eh yung Republic Act 6975 na kung saan nagsasabi na at least magkaroon ng one fire truck to every city or municipality. So magkakaroon ng ratio na 1:1. However, meron tayong 145 cities. Equip yan lahat ng fire trucks. At meron tayong 1,489 municipalities. Hindi nga namin nalagyan lahat. Kulang ng 351. Pero kung titignan mo mabuti, yung 145 cities, hindi naman 145 fire trucks din lang nilagyan namin dyan. 703 fire trucks ang nakakalat dyan. Ayon sa grupong Safety Organization of the Philippines, tila nahuhuli ang ating bansa sa mga kagamitang pamuksa ng apoy. We are in the stage of development, no? Ibig sabihin, modernization program. We're going to that stage, pero in terms of technology, eh, wala pa tayong masyado. Ayon sa Bureau of Fire Protection, sila naman daw ay gumagawa ng aksyon upang magkaroon ng gamit, lalong-lalo na ng fire truck ang ating bansa. Pagbili ng fire truck, eh mayroong procedures ang procurement law na kailangan namin sundin. Actually, meron na kami mga nabili pero at meron na rin kami mga na-acquire na mga bago pero dumadaan kami sa butas ng karayom eh. Pero kahit daw papaano ay pilit na pinupunuan ng pamahalaan ang pangangailangan ng BFP.